subscribe to my channel. And also press this bell icon. So, hello guys. Andito ako ngayon sa San Pablo City, Laguna. So, ito yung start ng property na papakita ko sa inyo. San Pablo, Laguna. 2 hectares. Tax deck po to. So, yan. Makikita nyo po yung start ng property dito. Then, mamaya ipapakita ko po sa inyo yung right of way. 20 meters lang po to mula po sa provincial road ng Nagcarlan Road. So yan po siya guys, naglalakad po tayo sa sa start ng property. So guys, ipapakita ko po sa inyo dito ang kabuuan ng property. So yan po siya guys. So guys, ang price po nito 350 per square. So San Pablo, Laguna, 2 hectares, 350 per square. Then, tax deck po. So, ito nga po at mga 20 meters lang po to from provincial road ng Nagcarlan to San Pablo, Laguna. So, makikita nyo, tama po. Nakita nyo po sa kanina sa preview. Dikit po to sa ilog. Then, ito nga po, 70% flat. Then, 30% slope. So, yan, makikita nyo. So, yan po yung si tatay. Yan po yung may-ari ng lote. So, direct na po tayo sa nagbebenta ng lupa. So, yan guys. Ito, medyo paakap po dito. Makikita nyo dito. So, guys, pakikita ko sa inyo yung katabi nito. Kakabenta lang. Para magka-idea po kayo na kala nyo po hindi madedevelop talaga yung lupa. So, ipapakita ko po sa inyo para magkaroon po kayo ng idea. So guys, ito pong property to, overlooking din po to ng Mount Banahaw. So malapit po to sa Calibato Lake. Isa po yun sa Seven Lake ng San Pablo City, Laguna. So dito po, hindi po din kainitan dito sa lugar na to kasi pagitan po to ng San Pablo at Rizal, Laguna. So yun guys, makikita nyo dito, pa-flat na po siya. So ito kasing property to, flat, slope, ganun po yung style na. Pero guys, hindi po to matarik. Kumbaga ganun lang po talaga yung portion ng lupa niya. So may mga lansones dito at meron din pong nyog. Yung lansones po dito, sabi po ni tatay, nasa 100 plus po yung puno dito. So yun guys, pasyalan muna natin yung kakabili lang na lote, nakatabi din po nito. Ipapakita po namin sa inyo na ang ganda po ng pagkakadevelop nung naayos niya po yung lote. So guys, itong lote niyang to, ganito din po yung shape ng lupa dito. By slope, slope din po. May flat, tapos slope. Talagang dinevelop lang po nila. Yan po. Then ipapakita na rin po namin mamaya yung ilog na kung makikita natin wala nang pag-asang mababa, pero ipapakita po namin mamaya na talagang na-develop po nila yung ilog kung paano po lalagyan ng daan papuntang ilog. At napakaganda po talaga. Yung ilog po kasi wala pong galing bundok po talaga, kaya malinis po. Yan guys, makikita nyo dito. O, diba, pa-slope-slope din po yung lote na ito. Ito po yung katabing-katabi, pero tingnan nyo naman po, na-develop po talaga yung lupa. So, yan guys, libutin natin yung property. Papunta po tayo dun sa mismong right-of-way na kung saan ko po sinasabi, nasa 30 or 20 meters lang po yung layo mula sa provincial road. So yan guys, so dikit, so ito nga po, medyo malapit naman po sa highway, kaya sigurado po tayo na may tubig at kuryente po dito sa lugar na to. Then strong signal po. Then malapit po to sa bayan ng San Pablo at bayan po ng Rizal, Laguna. Kasi nga po pagitan po ito, malapit po ito sa boundary ng Rizal.
So, pagkakaalam ko, ito na po yung huling barangay ng San Pablo. So, mula bayan po, guys, nasa 5 minutes to 10 minutes lang po yung biyahe dito. Highway po yun, ha? Hindi po siya barangay road. Provincial road po siya ng San Pablo and Nagkarlang Road. So, yan, makikita nyo doon. May mga lansones po at mayroon pong mga niyog. And nga po, sabi nga po ni tatay, nasa 100 plus po yung puno ng lansones dito. So, ayan guys. Okay, tangkita nyo naman po. So, guys, ulitin ko. San Pablo, Laguna. 2 hectares. 350 per square. And tax deck po. So, ito naman guys ay ready na for titling. So, nakita ko po yung mga binabayaran nilang buwis. Updated naman po. So, yan. Makikita nyo dito, medyo masuka lang po. Once na natabas nyo po itong mga damo-damo dito, kitang-kita nyo na po yung Mount Banahaw dito. Napakaganda po ng view. Overlooking po talaga siya ng Bundok Banahaw. Yan, pag natabas nyo po yan, yung mga kahoy-kahoy na yan, napakaganda na po ng, makikita nyo po talaga na overlooking po siya. So, yan po. Papunta po tayo ngayon sa right of way ng property. Para sa ganon, makita nyo po kung gaano po siya kalayo. Magbuhat po dito sa property. So, yung right of way po nito, wala po kayong babayaran. Yun po ay kamag-anak din po nila yung nasa una. So, nag-usap na po sila na pwede pong kumuha ng right of way na 4 meters. So, kailang pong dalawa ang dadaan doon. So, magkakaroon lang po tayo ng agreement. Sa katunayan, dinodonate po yung daan sa right of way. Yun po ang sabi po ni tatay. So, yan. Ito po, bahay ng tenant to. So, tinanong ko po si tatay kung paano po pag nagkabilihan ng tenant. Wala naman daw pong problema at sila na po ang bahala sa tenant. So, ibig sabihin po, sila po ang magbibigay ng siguro o lupa or pera para po dun sa kanilang tenant dito. Sila po kasi yung nag-aayos itong lote, lalo na po pagka may mga bunga na po yung lansones or nagbabantay po dito. Yan, yan po, kasama po yung plot land na yan. Yan, itong pong nilalakarang to, kasama po to guys. So, ito na, dito na po mag-start yung right of way, makalampas po na itong bahay na to, itong may kubo po dito. So, ayan guys, medyo makikita nyo dito, walang punong nakaharang. Makikita nyo yung Mount Banahaw. Kitang-kita po talaga siya, overlooking. Ayan po. So, maya-maya po, pupunta po tayo sa mismong ilog nitong property. Dikit na dikit po to sa ilog at napakaganda po ng ilog. Buhay po talaga. Napakalinis. So, ayan guys, makikita nyo naman dito ang Bundok Banahaw. Yan po siya. Overlooking po. So yan guys, ito na po yung right of way niya. Yan. 4 meters po yung lapad nito. Na makikita nyo dito na highway po talaga siya. Hindi po siya barangay road, kundi po provincial road po ng Nagkarlan to Laguna, Lili, papunta po siya doon. Yan. Yan po siya. Makikita nyo naman po na provincial road po talaga siya. Yan. Yan. Ito po yung right of way. Then yung pundulong yung may magubat, yun na po yung property. Nasa 20 to 30 meters lang po. Yan lang po. Yan. Tapos banda po dyan, nandyan po sa taas ang Kalibato Lake. Isa po sa 7 lakes ng San Pablo City.
So yun guys, puntahan po natin ang pababa ng property. Dito po, medyo maraming lansones dito. Papakita po namin sa inyo. Yan po siya. And may mga maliliit pa pong nyog. May mga pailan-ilan pong nyog dito. So, yun nga guys. Once na maano, ang ganda po ito. Magtayo ka ng rest house dito sa medyo taas. Or medyo dikit po dun sa ilog. Para po, once na gusto nyo mag-relax. Tambay lang po kayo dun sa may ilog. Papakita ko po sa inyo na yun nga po yung nakabili ng kabilang property, nagtayo po siya ng kubo dun sa may ibaba ng ilog. Talaga pong dinedevelop nila. Pwede naman po para magkaroon din po kayo ng idea na pwede palang babain yung ilog kahit medyo po matarik. Kasi kung makikita po natin talaga guys na sobrang tarik po, baka sabihin po natin ay hindi na magagamit yung lupa kasi nga po napakatarik. Pero once na malagyan po pala ng daan, papuntang ilog, pwedeng-pwede po magamit yung lote. At pwedeng-pwede po kayo magtayo din ng kubo sa baba. Yan. Lahat po ng nilalakarang ko ito guys, kasama po ito sa 2 hectares. So ulitin ko po guys, farm lot for sale, San Pablo City, Laguna, 2 hectares. Tax deck po. Updated naman po yung pagbabayad ng buwis dito. So, ayan guys. Umulan kasi ngayon, kaya medyo maputik dito, pero hindi naman po siya ganun kaputik. Ingat-ingat lang po sa pagbaba. Kaya medyo madahan po yung pagbaba natin. Papakita ko po sa inyo ngayon yung ginawan daan sa kabilang property na kabibili lang po. So guys, ulitin ko ha, 5 to 10 minutes lang po, nasa town proper na po kayo ng San Pablo City. Siguro pag mga Rizal po, ganun din po, 5 to 10 minutes lang din po kasi nga po, boundaryhan po to. Then, mula po Manila, nasa 1.5 or 2 hours po yung biyahe mula po Manila. Yan po siya. Sama pa rin po yan, yung tinuturo ni tatay. So, halos po, 80% po ng lote, nagagala na po natin kasi medyo matagal po yung video ko ngayon. So guys, sa mga interested pong magpa-tripping, pwede nyo po akong makontak sa WhatsApp or Viber or sa personal number ko na naka-plus po sa yung screen. So, kontakin nyo lang po ako dyan at para maset po natin kung gusto nyo pong itripping tong lote. So guys, sa mga hindi pa pala nakaka-subscribe sa YouTube channel ko, please subscribe to my YouTube channel. And paklik na lang po ng notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking videos pang i-upload. So guys, ito yung sinasabi ko sa inyong daan. Yan, napapansin nyo. Tarik na tarik po yan, no? Yan po, galing pong itaas. Yan. Yan po siya. So yan, ginawan po nila dito ng daan. Ito na po yung kabilang property. Tingnan mo pare, pagka... Yan, makikita nyo, ang taas po. Pero nilagyan po nila dito ng... Kung gusto mo talaga na-develop ang ilog, mapuntahan mo, no? Parang bato-bato po. Yan po siya. Yan, yan lang po yung property niya, yung kabilang yan, yung nasa gawing kaliwa. Yan po yung property. So dito muna po kami dumaan para makita nyo po talaga na pwedeng-pwede po siyang ma-develop papuntang ilog. Then ipapakita namin po sa inyo kung gaano po kaganda yung ilog dito. Yan siya. Thank you.
daw pare sa hektarya. Yan, ito po guys yung sinasabi ko sa inyong kubo. Modern bahay kubo. Nagpatayo po siya dito para po siya ay meron tambayan. Yan. Ito na po yung malapit na po tayo sa ilog. Yan po siya. Ito na po yung ilog guys. So, di ba, na-develop niya po. Igraham po, sir. Yun po kasing nandito. Siya po yung namamahala. Engineer po kasi siya. Kaya alam niya po kung paano po. Nakakuha po paano po yung idea. Kung paano mo ma-develop itong ilog papunta dito. Yan, ginawa niya ng tulayan dun po. So guys, babain natin yung ilog. Tingnan natin. Ipapakita ko po sa inyo kung gaano po kaganda yung ilog. Pwede nyo rin po itong gawin. Yan po. Modern bahay kubo. Yan. Nakikita nyo po. Kakabili lang din po kasi ng property to, itong katabing to. Then, ngayon lang po pa nila dine-develop. Yan siya guys. Dito guys, may bukal po dito eh. Naglagay sila ng kawayan para natulo po yung bukal. Then, tinanong ko nga po, sila daw po talaga yung nag-develop nito. Nilagyan nila dito ng mga bato-bato. Then, pinaganda po nila. Yan. So, kitang-kita po natin. So, pakinggan po natin ang lagaslas ng ilog po dito. So ayan guys, once na mabili nyo to, pwede kayong magpa-develop ng ganito. Napakaganda po guys. So guys, ito yung sinasabi ko na bukal. Meron dito. Ayan, nilagyan nila ng kawayan. Nyo. Sabi-sabi po. So guys, hanggang dito na lang. Salamat.